Oke, cross examination for 10 minutes. The time start now. Pastor, susito. Ginamit mo yung Marcos 7. Apo, apo. Sabi mo tradisyon. Ano yung tradisyon nila? Ang tradisyon nila yung paghugas ng kamay bago kumain. Okay, next question. Ano yung kinain nila? Hindi nagugas ng kamay. Yung tinapay. So, hindi baboy? Yes. Okay, hindi baboy. Hindi naman talaga. Sabi mo, hindi nila baboy yung ginamit mo. Ang sinasabi ko doon, kahit pa hindi baboy yan, kahit yung kinain nilang tinapay, makakapag, hindi pa rin makakapag bigay ng kaligtasan sa kanila, makakasama pa nga rin yun sa kanila. Next question. Kahit pa malinis ha, makakasama pa rin sa kanila. Pero walang baboy. Kasi may germs. Walang baboy. Kaya pinag-uho kasi nila. So walang baboy. Hindi baboy yan. Oh, hindi baboy yan. Sabi doon sa verse 19, sabi mo sa salitang ito'y nilinis niya ang pagkain. Sino ang naglinis? Ang naglinis doon kapag pumasok doon sa iyong katawan. So sino? Yung katawan mo. Yung katawan ang naglinis? Oo. Oh. So linis si Cristo? Oo. Oh, doon sa pan niya. Ikaw naman din nalitin eh. Next question. Sabi mo nilinis niya sa Mark 7:19? Yes. Pagdating sa gawa, nilinis ulit. Ilang beses nilinis ulit? Sa gawa, nilinis ni Cristo. Gawa. O kasi may context ang context. Dapat marunda ng context. Oh? Eh, hindi, eh, ako, hindi ako bahaya sa context. Oh. So, si Cristo ang nilinis? Nilinis si Cristo. Nung sinasabi ni Cristo dito sa Marcos 7, sabi niya, yung mga bagay niya, kahit hindi ka naghugas ng kamay, okay lang yan, kahit may germs yan, okay lang yan, kasi hindi makakapagpahumi sa iyo yan. So, bakit sa Marcos 7 ay nilinis na pala ng tao? Ba't kailangan pala nilinis ni Cristo sa gawa? Yun na, kasi naman, dun sa gawa, ibang konteksto naman yun. Pag nilinis ni Cristo yun, dun sa mga hayo. Okay, next question. Sa, di ba, ang baboy bawal kasi hindi kumamuya, tapos marami ko na rin hindi kumamuya. Di ba? Oo. Oh. Ngayon, nung nilinis naman ni Cristo, kumamuya na ba ang baboy? Siyempre, hindi pa rin kumamuya. Oh, hindi pa rin. Hindi ko kanya naman eh. Hindi ko kanya naman naman eh. Kasi pattern ko eh. Okay. Sagutin mo na lang. Okay. Hindi, tinatanong. Ikaw sumagot. Ikaw tinatanong. Hindi. Sumagot naman. Next question. Sabi mo, yung pumapasok hindi nagpaparumi. Yes. Hindi lumalabas. Yes. Sabi ni Cristo yan. Nung kumain si Adan at si Eva, saan dinan? Siyempre sir. Yung kumain, anong kinain nila? Hindi, nung kumain sila ng prutas na yun. Ay, hindi ako naniniwala prutas yun. Ha? Bunga ng kahoy, hindi ba prutas? Hindi ako naniniwala. Bunga ng kahoy, hindi ba prutas? Sa mga kinain nila, hindi nga. Hindi nga, hindi nga. Sa tanong ko, yung pang kinain nila, hindi ba prutas? Kumakain sila ng prutas. Ah, okay. Pero yung kinain sa mga knowledge, Nung kumain sila, naranihan sila, hindi. Hindi ako naniniwala na kinain ni Eva yung literal na prutas. Eh, huwag ko italong sa akin yun kasi hindi ako naniniwala. Naniniwala ko, kinain ni Eva hindi literal na prutas na mansanas. Kasi nga sinabi, baka naman sanas yung kinain. Huwag ka doon ko sa akin. Oo, huwag ko nilang yung sa amin. Oo, hindi ko sinabi dito. Oh. Sabi mo kasi, hindi ko sanas yung kinain. Hindi lang dito. Next question. Sige. Kumakain ka ba ng daga? Hindi. So, bakit hindi ka kumakain? Hindi ko lang type eh. Ha? Huh? Ayoko eh. Pero pwede ako kumain ng daga kasi yung business ko makain lang. So, yung mga... Palangay. Oh. Huh? So, daga hindi ko kumain? Kasi parang medyo nakakatakot. Hindi na ayaw ito sa akin. Oh, eh, bitch, kumakain kayo. Siyempre, hindi yun. Oh, hindi rin. Bakit? Marami yung malinis. Tingin ko marami. Sa iba, hindi marami. Sa iba, hindi marami. Kasi may mga tao, kumakain ng imbis. Tingin pa nila marami. Okay, next question. Sabi mo, kasi hindi na tayo sa isang isang tao. Next question. Ayaw namin. Pero may kumakain ng imbis. Next question. Nung pamilinis ni Cristo, kumain ba siya o hindi? Si Cristo? Sa kanya oh. Mismo? Wala namang konteksto na doon na kumain siya. Kaya nga, tinanong ka, kumain ba si Jesus o hindi? Nakalanda. 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 Sa kostum nila, hindi siya kumain. Sa kostumbre o sa utos? Kahit sa utos, hindi rin nga siya kumain. Sabi mo, bilang mucho, hindi siya kumakain. So di ba sa natin ni Cristo, ang tunay ng Kristiano dapat sumunod sa yapak niya? Yes. So, hindi rin kayo kumakain ng kolonyo. Pag-akit niya, sabi niya, pamatay ka kumain. Ay, ako nag-akit niya.
sa Pedro 2:21, sabi ni Pedro, alam ni Jesus, ay mag... Malinis na lahat, peres. Oo. Pag may labas na akong may marumi pa, aminin mo, talo ka na. Marumi, hindi yan sa hindi. Hindi nga, sa Revelation, kung mabasa akong may marumi pa, e para kanino ba yan? Mr. Puna, ito ang tanong, para kanino ba yan? Hindi, Revelation, para sa atin yan. E para kanino, sa hundyo ba o sa hindi? Hindi. Sa atin, ang showdown ko sa'yo, sa akin mo kasi, after nung gawa, malinis na, ha? Ang tanong ko sa iyo, pag may nabasa ko na may marumi pa, aminin mo, mali ka, talo ka na. De, ano, ang kaya para kanino ba yan? Hindi para kanino, may natin sila pang mali pa. Hindi lang akin, kasi sila sa akin, pero para kanino. Tingnanin mo kasi na malinis na pagkatapos nung gawa. Kaya ang tanong ko, para pag may nabasa ko, after nung gawa, may marumi pa. Kaya nga, tanong ko nga. Huwag ka mong tanong, huwag ka tayo sa iyo. Nag-detail ka siya. Ay, stop mo na, mag-detail. Ang sasabihin ko nga, ang sa akin, para kanino? Hindi, hindi yung utos na natili pang marumi. Sabi mo kasi, malinis na. Eh, paano pag may marumi pa? Aminin mo malinis na. Kung may mababasa ka, na inutos sinabi, marumi ito sa hintil, sasabihin ko paano ko. Kung mababasa ka, letra po letra, nasasabihin dyan sa Biblia, marumi ito sa hintil. So, mali yung claim mo na after nung gawa, ay malinis na lahat. Mali yung claim. Sabi ko nga, yung karamundrumal na pinag-uusapan natin, kiss ka mismo. Kaya para kanino ba yun sa hindi iyan? Yung pangaklat ng Revelation, para sa Hudyo ba yun o para sa atin? Para sa atin. Ngayon, bagong tipan para sa atin. Pag may nabasa akong may marumi doon, talo ka na. Basahin mo, ito yun. Okay, sige. Okay, kasi sige. Hudyo dyan na masabi. Basahin mo. Nakarumal-drumal ito sa hindi. Hindi, kasi inamin ko kasi yung Revelation para rin sa atin. Yung aking presentation, dinistig ko yung to group of people. Kaya ha? Kaya ka, tanong ko sa'yo. Marumi ito sa Hudyo, pero sa hindi hindi. Kaya si Kristo, ang kanyang iglesia ay hindi. Sige, next question na lang. Ako, pwede akong mag-join sa GMM. Next, sabasahin ko, sa hindi, marumi yan. Next question na lang. Oh, ayaw ko tagapin eh. Inangin mo na yung Revelation para rin sa atin. Next question. Sabi mo, nilinis na lahat. Diba? Nilinis na pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Tanong ko sa'yo, bakit pagdating sa magkukong, pati kumakain ng baboy at daga, papatayin mo? Bakit siya papatayin? Bakit papatayin ang kumakain ng baboy at daga? Depende yan. Ang kausap niya. Kasi yung kausap niya sa saya. Pagdating. Isa-isayas, yun yung mga hindi nakinig ng Hudyo. Okay. At paano kung nabasa mo lahat ng tao? Tara na. Pwede, basahin ka. Oo, sige. Talo na siya. Ang nabasa mo lahat ng tao, talo na siya. Basahin mo. Oo, sige. Na ang kumakain na hindi. Hindi. Lahat ng tao. Ano ba yung hintin? Diba? Basahin mo, bawal ito sa hintin. Eh, ang tanong ko sa'yo, paano ba nabasa ko lahat ng bansa na kumakain ng baboy ay masusunogin? Aminin mo, paano ka na? Yung pagkain nila niya, hindi yan dahil kumain lang sila niya. Eh, so paano ka pagnabasa ko? Kumain ng baboy, ang normal lumal. Kung mismo, word for word, challenge ko sa'yo. Sa madaling ito, sinabi ni Kristo, hindi nga yan makakasama sa'yo. Hindi, ang tatay mo lang, alisin mo po. Basta mo dito. Ang shout-out sa kanya, out of context. Ang shout-out ko sa kanya, Isaias. Sa Isaias nga, si Kangarang ngayon, sa mga tao. Si Kangarang yun.
Araw na patuhumong yun, ay hindi ka makasama rin sa araw na patuhumong. Yung pagkain ng swine flesh, gano'n. Lahat ng tao, diba? Oo, oh, spiritual, diba? Spiritual sense yan. Ano ang spiritual sa pasaya mga lingkaran? Kasi si Kristo, ang tinutukoy na ni Kristo yan, hindi nga nakakasama sa iyo. Hindi nga. Bakit yung kumakain yun? Kasi papapasahan yun. Tignan nito nga, si Kristo ang nagsabi nito. So si Kristo mismo ang nagsasabi. Ang Panginoon mismo nagsabi. Kung si Kristo nagsabi niya, sinabi niya, maniniwala ka na. Eh, kung sa'yo, that's right, maniniwala ka na. Eh, kung mabasa ako na, hindi makakarunihan. Ha? Dito. Sige, pag nabasa ko, binasa ko na kanina. Sasangayin pa ba na hindi nakakasama pagkain ng swine flesh? Ako magtatanong. Pag nabasa ko yan, talo na ako. Hindi, baboy. Pero pag ito nabasa ko, talo ka. Hindi nga yun. Ah, nabasa ko, nabasa yung kaya. Basahin natin, minsan. Pero pag kaya ka, basahin natin. Hindi, ang gusto sa akin, basahin ka, babasahin natin. Kasi pag kaya Sige, basahin ka. Babasahin natin. Pero pag ito, alisin mo na lang yung basa sa event kasi judgment today. Wala na problema, judgment. Pero basahin natin, pasangayin ka. Kasi ayaw mo maging paniwalaan ang sinabi ni Kristo. Ito yung sinabi ko. Ito ang pasok. Ito. Sir, pangin ko lang. Basta ko lang. Kasi hindi ka naniniwala na lahat ng lumalabas yun na nakakasal. Kaya nga, e-challenge ko sa'yo. Litra por litra, babasahin ko, baboy. Pasahin ko rin, baboy. Litra por litra, baboy. Kaya nga, challenge ko sa'yo. Basahin ko ngayon na yung baboy pwedeng kainin, litra po litra. Babasahin ko na impyerno ka pag kumain ka ng baboy, litra po litra. That's another topic. No, that's why ito, kumakain ng baboy, baboy, buksan natin, karamang duman. Kung na, karamang duman, hindi lang mga baboy. Babasahin ko, karamang duman kasama. Basahin ko, pati karamang duman kasama. Sige, basahin ko. Talo ko na pag nabasa ko. Hindi gano'n, kasi gano'n niya ako sinasama. Halimbang alam mo, hindi ka mananampalataya kay Kristo. Hindi. Ang challenge ko nga sa'yo, basahin ko yan. Isang madali ito, nananampalataya ka sa Marcos. Hindi. Isa ko dito. Paraan? Hindi na lang tayo sa... Kasi mayroon ng talata eh. Pinagbabangga ko yung dalawang verse. Kung pagpagay, hindi nga nakakasamahan pumapasok. Hindi nakakasama yung lumalabas. Tinatanong kita, ano bang kinakain nila na pumapasok dyan? Baboy ba o tinapay? Nakita ko nga rin kanina. So, tinapay. So, dito, si Pablo nga din ulit sa amin. Sa Corinto 8:8, sinabi rin doon sa Romans 14:14. Pagkuloy na natin, tanong, gusto na. Dito ba sa araw ng judgment, kasama ka ba dito? Kung ako ay hindi magpapatuloy, kasi hindi ka nag-iwala na ako isang kasasama doon sa pag-uhumong, sa pakilang pag-uhumong, kung ako magpapatuloy sa pakilang. Kasi so, na, iniwala ko yung rapture na so, paano pag nabasa ko na kasama ka doon sa pag-uhumong? Basahin mo. Paano pag nabasa ko? Balik yung sinabi mo. Okay, sige. Oh, balik sa sa'yo natin lang. Pakinggan yung talata, ikalawang Corinto, 5:10. Hindi daw siya kasama doon sa pag-uhumong, basahin natin kung hindi kasama. Sige, sige. Pag-ibatan ko na lang ko. Mas mabasa tayo. Unang Corinto. Pakinggan nyo ano nakalagay. Sapagkat, ulit talaga, sapagkat tayong lahat ay kailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kasama siya hindi. Tayong lahat. Eh malibang talaga kung hindi namin yung tao siya. O. Diba kasi yung judgment seat? Kaya ang tanong ko sa'yo, judgment. Kaya ang tanong ko sa'yo, sa judgment? Sa judgment seat, hindi nahaharap yung mga bride of Christ. Ha? Sige, go. Next question. So, mali ang talata na to. Hindi mali yan. So, sige ba? Wala nang hatol dun sa mga natay Kristo. Ibig sabihin, may hatol pa sa'yo. So, hindi ka kasama. Kasama ka talaga. Itong salita, tayong lahat hindi ka makasama? So, niliwala? Hindi. Ang sabi, sumagot ba? Lahat. Lahat ng nakay Kristo, hindi nakakatulan. Saan talaga yun? Basahin natin. O, ano talaga? There is therefore now no condemnation of which I am in Christ Jesus. Yung condemnation na yun, pag may condemnation sa'yo, ahatulan ka sa judgment. So, mali ang talaga na ito. Hindi mali. Mali yung pagkano. Hindi, binasa ko, hindi ko yung unawa. Baka yun mali. Hindi naman ako nag... Ano, sabi ko lang, binasa ko lang ito. But there is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. You are in Christ Jesus. Wala ka ng condemnation. Hindi ka hinahatulad sa judgment. Okay, next question na lang. No? Mali ba yung talata siya, tama? Next question. Hindi, binasa ko lang. Ito, next question. Dito sa Isaiah
No? Dahil napakagal na si Gagamit na si Lord. No? Dito sa Isaiah, tanong ko sa iyo, kasama ka ba dito na sinabihan ng Panginoon, lahat ng tao haharap sa Kanya? Kasama ka ba dito? Pati yung kumakain ng buhang sumiwan. Ano ba sa iyo? Hindi ko alam yung binabasa na eh. Masahin natin. Gusto, pag-i-start ng mag-direta naman. Masahin natin ano ko sa iyo. Sabi dito, sapagkat narito ang Panginoon ay narating na may apoy, at ang kanyang karo'y magiging parang ito'y po upang ingaman ang kanyang galit na may gawang kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sino narating? Ang Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagponyagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao, at ang mapapatay ng Panginoon magiging marami. Sino-sino sila? Wala! Yan yung mga hindi ako tapos. Sino-sino sila? Sino-sino sila? Kuna, sila na nagpapakapanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon na sa mga halamanan sa likuran ang nasa gitna na kumakain ang laman ng baboy. Mga kasuklam-suklam at ng daga. Saan sila pupunta? Sila'y parating sa isang mabas na magkakasama. Sabi ng Panginoon, lahat ng tao, ngayon, itong Israel ang baboy din ito? Isang bansa lang ba? Next question, sapagkat kilala ko, next talata, tapos siguran ang next talata. Sapagkat kilala ko ang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay darating na aking dipisanin ang lahat ng mga bansa at iba't ibang wika. Kasama mo Pilipinas doon? Kasama! Yung tanong ko sa'yo, kumakain ka ba ng baka? Oo, kumakain. So, kasama ka? Hindi ako kasama niya. Ha? Hindi ako kasama. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa iyo, kapatid, yan ay kaming judgment ng Diyos sa Diyos ito. Ito. Second coming. Kasi, isa yung second coming. Parating ang Panginoon eh. Matos, mga pangilan yun. Oh, judgment. Hindi, pangilan yun. Pagdating ang Panginoon, pangilan. Eh, it doesn't matter. Hindi po ko muna ipilit sa ako. Eh, kaya nga, ang tanong ko sa iyo, di ba? Ang Panginoon kumati. Yan yung kami. Yung pangalawa, pangilan. Ito, kita. Ay, ayos sa talata. Kung wala ang pasangal, yun sa iyo. Magtatanong ka lang. Oh, sige, next. Yung mga kumakain ng swine flesh niyan, yun yung matigas ang ulo sa Panginoon. Sa patay ang ulo ko, kasi kumakain ko. Kasi sumunod ako kay Kristo. Yan na lang tayo, yan na lang. Hello. Ito mga ito, yung matigas ang ulo. Yung mga hindi sumunod kay Kristo. Na ano? Na hindi makakapagpasama yung pumapasok sa iyo. Okay. Yung mga hindi sumunod kay Kristo yan, eh, hindi mo kasi ba ni Kristo makakasama yung Kings 1 plus? Hindi. At yung sa verse 18, na nation dyan, sabihin ko sa iyo, yung nation dyan, hindi yan, hindi sabihin yung nation, yan yung mga kumakain na swan plus. Oh. Okay. Ano na tayo sa second statement sa last na tayo. Sige, mag-ibigay. 15 sa kanya. 15 sa pagbibago. Tapos, basic sa lunch. Second statement na po. Pagtapos niya, hindi ka naman kapatapos exam sa kanya. Nakalang tayo pa kayo ako yung isa pala. Hindi, kasi yung nasa harap natin. Pakalang tayo muna yan, hindi nagtatanong ako. Pagtatayo ako kayo, magtatanong ka. Then after na, tanong mo, magkukonklusyon na.